Arts, ikalawang markahan, ikalimang linggo. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin na ito, ang mga mag-aaral ay makabubuo ng isang disenyo kaya ng tahanan o paaralan ayon sa napiling kulay ng may kasiyahan. Mga bata, kamusta kayo? Bago natin umpisahan ang ating aralin sa araw na ito, tayo muna ay magkakaroon ng paunang pagsubok. Kunin ninyo mga bata ang inyong show me board. Gamit ang inyong show me board, isulat ang WC kung ang kulay ay warm colors at CC naman kung cool colors. Mga bata, tignan ninyo ang kulay ng bahay. Yan ba ay WC or CC? Mahusay mga bata, kung ang sagot nyo ay CC, kayo ay tama dahil ang kulay ng bahay na kulay asul ay halimbawa ng cool colors. Yung ikalawang larawan kaya mga bata, yan ba ay WC or CC? Mahusay mga bata, kung ang sagot nyo ay WC, kayo ay tama. At para naman sa panghuling larawan mga bata, yan ba ay WC or CC? Ito ba ay warm color or ito ay cool color? Kung ang sagot mo ay CC, ikaw ay tama. Mga bata, tayo naman ay magbalik-tanaw. Anong hugis ang nasa larawan? Sa ikalawang tanong naman, hugis na ginagamit sa pagguhit ng pinto ng bahay. Ikatlong tanong, anong uri ng linya ang nasa larawan? Pang-apat, anong hugis ang ginagamit sa pagguhit ng bundok? At para naman sa panghuling tanong, anong uri ng linya ang nasa larawan? Mahusay mga bata! Mga bata, ano ang inyong nakikita? Mahusay! Mga krayola, iba't ibang mga kulay. Mga bata, ang kulay ay mahalagang elemento ng isang disenyo ng kahit anong bagay. Nagbibigay ito ng emosyon o pakiramdam. May kakayahan ang kulay na magbigay kasiyahan. May kakayahan din ang kulay na magbigay ng kapayapaan sa pakiramdam. Mga bata, mayroon tayong tinatawag na warm colors o mainit na kulay at meron naman cool colors na malamig sa mata ng mga kulay. Ngunit ano nga ba ang mga halimbawa ng mainit na kulay at malamig na kulay? Halina't mga bata, ating alamin ang mga ito. Ang mainit na kulay ay binubuo ng dilaw, pula, kahel at lahat ng kombinasyon ng kulay na mula sa tatlong ito. Ang mga kulay na ito ay madalas iugnay sa init o sikat ng araw. Mga bata, pagbasdan mabuti ang mga halimbawa. Halimbawa ito ng mainit na kulay. Ito ay kulay dilaw. Ito naman ay kulay kahel. At ang panghuli ay kulay pula. Ano naman kaya ang malamig na kulay? Ang malamig na kulay ay binubuo ng bughaw, berde, lila at lahat ng kombinasyon ng kulay na mula sa tatlong kulay ng mga ito. Ang malamig na kulay ay may kakayahang makapagpanatag ng pakiramdam at magbigay ng relaksasyon. Ang malamig na kulay ay nagpapaalala sa atin ng tubig at langit. Narito ang mga halimbawa ng mga malalamig na kulay. Kulay asul, berde, at kulay lila. Mga bata, narito ang mga halimbawa pa ng mga warm colors at cool colors o malalamig at mainit na kulay. Sa mainit na kulay o warm colors, kasama rito ay ang yellow, orange, red-orange, red, at red-violet.
Halimbawa naman ng malamig na kulay ay ang blue, blue-violet, violet, blue-green, green, at yellow-green. Mga bata, tumayo kung ang kulay ng larawan ay warm colors at umupo naman kung ito ay halimbawa ng cool colors. Sa larawan na inyong nakikita, yan ba ay warm color o cool color? Tama, ang kulay pula ay halimbawa ng warm color o mainit na kulay. Itong larawan kaya na inyong nakikita, yan ba ay warm color o mainit na kulay o cool color na malamig na kulay? Mahusay mga bata para naman sa huling larawan. Magaling mga bata, yan ay halimbawa ng warm colors. Mga bata, ang pagguhit o pagpipinta ng bahay ay isang simpleng paraan upang makagawa ng isang obra. Gumagamit ng mga kulay na maliwanag o madilim upang maipakita ang damdamin o saloobin ng pintor. Para sa unang gawain, gumuhit ng tahanan sa loob ng kahon at kulayan ito ng naayon sa iyong damdamin. Para naman sa ikalawang gawain, kulayan ng tanawin sa paaralan na nagpapakita ng iyong saloobin o damdamin. Mga bata, inyong tatandaan, ang pagpipinta ng tahanan, tanawin sa paaralan ay isang kagiliw-giliw na gawain. Ang paggamit ng mga kulay ay nagpapahiwatig ng damdamin ng pintor. Ang mga maliwanag na kulay tulad ng dilaw, pula, at kahel ay nagpapakita ng masayang damdamin. Ito rin ay halimbawa ng mga kulay na mainit sa mata. Samantalang ang kulay asul, berde, at lila ay madilim na kulay na nagpapakita ng kalungkutan. Maaari rin ang mga kulay na ito ay halimbawa na malamig na kulay. Para naman sa pag-alam ng natutuhan, lagyan ng masayang mukha kung oo ang iyong sagot at kung hindi ang iyong sagot. Para sa unang bilang, nagpipinta ako ng tanawin na nagpapakita ng aking damdamin. Para naman sa ikalawang bilang, gumamit ako ng maliwanag na kulay kapag ako ay masaya. Para sa ikatlo, masaya kong ipinapakita ang aking obra o gawain ng may tiwala sa sarili. Pang-apat na bilang, ang madilim na kulay ay ginagamit kong nagpapakita ng malungkot na damdamin. At panghuling bilang, gumagamit ako ng maliwanag at madilim na kulay sa aking gawain. Para sa pagninilay mga bata, iguhit mo ang iyong pinapangarap na bahay. Maaari mo itong kulayan ayon sa iyong nadarama. Gawin ito sa iyong mape notebook. Mga bata, maaari ring manood sa DepEd TV Channel IBC 13 tuwing Biyernes sa oras na 8:50 hanggang 9:15 AM. Mahusay mga bata, binabati ko kayo. Hanggang sa susunod na aralin.